first and only wildlife and conservation program in the Philippines. Speechless. Pero mukhang malaki, no? At last ng hangin! Is 15 years strong. The power. It continues its advocacy in rescuing and treating animals. Yung mga ganitong classing stay, ilang beses nating inattempt na hanapin sila. Ah, yun I try to smell it just to check if there's any infection. Showcasing the beauty and wonders of nature. Especially of the Philippine endemic species. First time ko makakita dito up close at mahawakan. Meron na raw blow at 12 o'clock. Yay! Bringing stories of hope and inspiration to save the environment. Dalawa sila! Oh my God, dalawa! Not only here in the country, but also abroad. Nandito lang sila sa paligid. Ah, there. Stop, stop. So, there you go. Ganda. Hosted by two of the most credible wildlife veterinarians in the country, Doc Nielsen Donato and Doc Ferds Resyo. This is Born to be Wild. First and only wildlife and conservation program in the Philippines. Speechless. Pero mukhang malaki, no? At last ng hangin! Is 15 years strong. The power. It continues its advocacy in rescuing and treating animals. Yung mga ganitong classing stay, ilang beses nating inattempt na hanapin sila. I try to smell it just to check if there's any infection. Hanggang meron talagang gustong mag-alaga, merong at meron kukuha at gagawa ng paraan para makapagbenta ng ganito. Punta kami sa Nueva Ecija at Tarlac. Meron silang tinatawag na talikitik. Akala mo, healthy mga puno. Once you zoom in and look at the microhabitat, magugulat ka. Ang dami palang nangyayari dito. Mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang pag-aalaga ng wildlife. Tulad ng musang. At dahil sa interes na ito ng mga tao, nagsimula ang kanilang kalbaryo. Hanggang meron talagang gustong mag-alaga, merong at meron kukuha at gagawa ng paraan para makapagbenta ng ganito. Hindi na bago ang paggamit ng social media sa illegal na pagbebenta ng wildlife. Kaya naman mahigpit itong binabantayan ng mga otoridad.
Noong April 18, 2023, nagkaroon ng entrapment ang PNP Maritime. Nakatransaksyon ng PNP Maritime ang isang online seller na nagbebenta ng isang wild na ibon at isang musang. Ang ibon at musang na galing pang Cavite, ibinebenta sa halagang 10,000 pesos. Expect tayo na mabilis lang yung transaction natin kasi ang usapan natin 7 a.m. sa isang fast food sa Marilao. So yung isang taon natin, doon na siya makikita. Dito ka sa highway, ha, baka biglang tumakbo yan sa kalsada. Pare, di ba nang magpaghabulan tayo sa ano sa kanya? Ay, nag-abota na ng pera. Chok! Tanggalin mo yung bag mo. Nakuha nila ang isang Indomalayan honey buzzard at isang palm civet cat, no, sa dito sa Marilao, Bulacan. Halos hindi na makagalaw ang ibon at ang musang. Nakita natin kung gaano ka kawawa yung condition itong mga animals na ito. Saan niyo po nakuha? Sa Europa na pinadala. Kayo po ba ay namumuli rin at nagbibenta rin talaga ng wildlife? Hindi, katrabaho ko sa Russia. Kinasuhan na ng suspect ang paglabag sa Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Nakapagpiansa ito sa halagang 24,000 pesos at nakalaya noong May 8. Paalala lang po dun sa ating pong mga online seller at saka yung mga tumatangkilin po ng mga ganitong klaseng wildlife species na tayo po ay may batas. Maaari po kayong managot ng hanggang 2 taon na pagkakakulong, magmulta ng 20,000 hanggang 200,000. Ang mga na-rescue musang ng PNP dito muna sa DNR Wildlife Rescue Center sa Laguna at Quezon City. Kailangan pa kasing i-assess kung fit pa silang i-release sa wild. Bunsong anak kung ituring ng pamilya ni Nasani ang Asian Palm Civet o musang na si Coco. Kaso, ate, kukuhanin siya. Kailangan siyang kukuhanin. Nagsimulang maging aggressive si Coco. Today is the barter day. Nandun sa side na yun, karamihan sa mga produkto nila ay mga sea products. Gusto mo palit? Hindi. Hindi, ayaw niya. Walang gustong palit sa manok ko?
the message came from Tina Cute Didel. Dok, paano po ba i-handle yung aggressive na Shih Tzu? Nakatrauma po kasi nung first, actually the last po na pinatulong natin namin siya. Problema to ng mga madaming pet owners. Sometimes kapag ang aso naging aggressive after grooming, siguro na mayroon silang painful or not pleasurable experience from the grooming. So na-associate na nila yun, kaya ayaw na nilang. Anong pwedeng gawin? Pumunta sa veterinaryo, pasurin. Sometimes, ang problema lang pala, masakit yung ipin na iniinda matagal na. Kaya, they're cranky. O kaya, masakit pala yung tenga. O kaya, may problema sa isang parte ng katawan niya na iniinda niya for the longest time. Kaya, nagiging mas aggressive and protective na rin siya sa kanyang sarili. Your veterinarian will be able to prescribe you medications and suggestions on how to calm your dogs. So, if you want... Bunsong anak kung ituring ng pamilya ni Nasani ang Asian Palm Civet o musang na si Coco. Nakakuha ko siya sa dulo ng nyug. Doon ko nakita yung inahin niya. Magkatuwang kasi yung panguha ko ng buko eh. Okay. Napansin ko silang magkapatid. Ilan sila? Apat. Lumabas po yung isa. Paglabas ng isa, lahat na sila. Yan ay gumala. Naglabasan na siya. Gano'n kalalaki sila noon? Kung alam, magasin laki po siya ng baso pa eh. Gaganyang kahaba pa siya noon eh. Si Coco na lang daw ang natira sa tatlong magkakapatid na musang na nakuha ni Sunny. Si Coco, sanay raw sa tao. 2 years, nandito lang po siya nakakulong sa loob. Hindi po, nalpasan namin siya. Nakakalabas dito, tapos bumabalik sa inyo. Ang problema lang namin kaya nakulong namin kasi pag gumagala siya ng maghapon, marami kaming sisiw na pinapatay niya eh, pinapatay lang. Hindi niya kinakain. Hindi niyo naisipan pakawalan? Hindi po. Kasi napamahal na po rin na sa amin. Ayun, ang problema, no? Okay, tapos ang pinapakain niya sa kanya? Tinapay po. Tinapay. Talagang binibilhan namin siya ng yung tinapay. Isang tasty na kwan, talagang pagkain niya lang. Ang problema, unti-unti nang lumalabas ang wild instincts ni Coco. Ano po sa aho namin, pag nakakit dyan, kinakagat niya, may sugat nga. Ayun, ganyan, kasi nagagalit siya. Nagiinis na siya eh. Kasi hindi siya design sa ganito po. Nagagalit nga siya. Kaya lang naman nakagat yung kuting gawa ng nakain siya eh. Ayaw niya may kahati. Ayaw niya may kahati doon sa pagkain. Pag baby, ang bait eh. Tapos as they grow older, yung hormones nila nag-iiba, nagiging mas mabagsik, mas masungit, ganyan. Oo, minsan nakakakagat. So, alam mo yung Wildlife Act, no? Yung bawal tayo mag-alaga at kumuha ng mga animals sa hayop, no? Sa wild, sa kagubatan, sa bundok, kasi may batas tayo dito. Ano, isusurrender mo ba ito? Napamahal na sa ay, amin. Ay, talagang ganyan. Eh. Lahat isa ka sa mga stories natin, sa mga pinuntahan natin. Kaso, ano, ate? Kukuhanin siya. Kailangan siyang kukuhanin. Masakit man sa ating lahat. Mawalay sa inyo. Pero ganun po talaga. Gaano katagal yung inalagaan? 2 years? August 21. Oh. Na-birthday ko kuya nung kinuha niya, nakuha. Sabay lang po kami. Kung ano naman po, di isa-surrender na lang namin sa ano. Kasi batas ko yan. Kaya nga po natin pinagbabawal itong mga ganitong ano, ganitong mga instances. Isa, napapamahal na kayo, no? Yung emotional attachment, di ba naman maiwas yun? Diba? Siyempre, pinapakain mo everyday, inaalagaan, pinapaliguan. Kasi nakikita mo araw-araw dyan. Tapos biglang mawawala. Kaya huwag na lang tayo mag-alaga ng ganyan. Alam muna kayo kayo, no? Bago natin siya dalhin. Magpapaano po ako ng turnover receipt sa inyo para po may turnover po sa amin yung civet cat at madala po natin sa wildlife center. Kasi po, sa totoo lang po, bawal po kasi talaga mag-alaga ng ganyan. Kung sana po nung baby pa na nasa inyo,
sana po hinayaan niyo na lang po sana siya doon sa wild para hindi na po niyo na ano, kasi naging domesticated na po kasi siya eh. Okay. Ito yung civet cat natin, musang. Yeah, kanina. Labastang natin, gusto na lang ma-examine before natin dalhin sa rescue center sa Kalawan, no? Siguro, right now, ano na to, medyo nailap na. And even to the point that it might bite. Hello, baby. Hello. Okay. Hi. Hello, hello. Halika. No, give it enough space. Sarado. Dipindutin yan dito. Diba, mahirap. Nagsimulang maging aggressive si Coco. Kaya, medyo kaya kailangan namin siyang pakalmahin para ma-examine. Yung mga sugat daw siya dito dati. Ito, nandito. May nakakapa ako dito na parang peklat. Maganda, this is a very, very healthy individual. Binigyan ko rin ng pampurga at vitamin si Coco bago namin siya dalhin sa rescue center. Trabaho ng mga civet cat ang paramihin ang mga puno sa gubat. Sa pamamagitan nito ng pagpakalat nila ng buto mula sa kinakaing prutas. Hindi nila ito magagampanan kung aalisin sila sa kanilang habitat. Nakakabilib ang itsura at abilidad ng mga musa. Pero mas nakamamanghang pagmasdan kung malaya silang nabubuhay sa kagubatan. At hindi sa masikip na kulungan na malayo sa kanilang tunay na tirahan. Punta kami sa Nueva Ecija at Tarlac. Meron silang tinatawag na talikitik. Akala mo healthy mga puno. Once you zoom in and look at the microhabitat, magugulat ka. Ang dami palang nangyayari dito. Paniwala ng ilan, ang sino mang lumapit sa cottage, mapahamak. These are aquatic snakes. And yet, merong garapata tayo nakikita dito. At tapos nandito siya sa gitna ng ano, nasa gitna siya ng dagat. It's been 11 years that I started Born to be Wild. Ngayon lang ako nakarating dito. Napaka-importante pala ng Pilipinas para sa mga birds na ito. Sa hindi nila inaasahang pag-atake ng dayuhan. Hindi rin patatalo ang fiddler crab. Sino kaya ang magwawagi? May question tayo dito galing kay Roberto Esparago Bartolay. Doc Ferds, aso ko po, bingi, wala po nang itinanganak. Alaman lang po namin na bingi nung lumaki na. Hindi po na pa-check up ni minsan. Ngayon lang po din ako nakakita ng aso na bingi. Sana po matulungan niyo po ako sa aso po namin. Salamat po. I'm so sorry to learn about your dog, no? Dog's condition. Yes, may mga aso na nabibingi. Or minsan pinanganak na silang bingi kaya their new learning curve din na mas mabagal, mas patagal, no? However, may mga aso naman na nabibingi because of certain condition like trauma, accidents, o kaya yung mga medications, no? Drugs na binigay sa kanila that can cause deafness. Isa pa, siguro mas maganda kung hindi natin for your dog's safety, hindi na ilalagay lang natin sila sa isang lugar na safe sila. Sa fence area, sa loob lang ng bahay, hindi sila pakalat-kalat dahil pwede silang ma-aksidente.
dahil hindi nila naririnig kung sakaling merong mabubusina o kaya tawag sa kanila, hindi sila madaling ma-startle. However, hindi man sila nakakarinig, they can sense vibrations from the floor. So kung tatawagin mo siya, pwede mo i-stamp yung iyong paa and that will create vibrations sa floor and parang giving signals to your dog na nandyan ka na. O kaya, pagpadating ka para hindi sila ma-startle, magbato ka dun sa harap nila ng halimbawa chinelas or kahit anong gamit near their area of vision para makita nila kung papalapit ka na or naandyan ka na so that they know more or less. No? So these little things can help your dog adjust at it's still very much compatible to life. Okay, may katanungan lang kayo, sulat nyo lang dito at susubukan naming sagutin yan every week. Hi, Quenny Cruz. Thank you sa iyong katanungan. Ano? Ang tanong mo is kung normal ba na nagkakaroon ng mga patsi-patsi yung pusa mo. No? Hindi to normal dahil ito ay isang sinyalis ng skin disease. Pwedeng fungus yan or pwedeng allergies. Pagka nasistress kasi yung mga pusa, they keep on leaking an irritated area. Naglalagas o nagsished yung kanilang balahibo dyan. So, I advise na mapacheck mo ito. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, sa halip na magtago at sumilong, hindi mapakali, walang tigil sa paggapang. At tila walang kabusugan ang mga insektong ito sa kani-kanilang napiling tahanan. Itong nakita namin sa Mindoro, yung mga wasp, abala silang gumagawa ng bahay sa kasagsagan ng init. Gamit ang kanyang pangharap na paa at mandibles na nagsisilbing ngipin, walang tigil ang black sand wasp na ito sa paggawa ng butas. Dito niya ilalagay ang mga itlog na kanyang ilalabas. This is really amazing. Makita mo how hardworking they are. Ito mo yun, no? Yung magandang sila. Talagang pinatrabaho nila para magdig ng magdig dito sa sand na ito. Sa taniman naman ng mga mais, malaninja kung sumalakay ang isa pang uri ng insekto. Sa malayuan, parang walang problema. Pero habang papalapit, mapapansin ang butas-butas na dahon. Sila ang may sala, ang mga pesting fall armyworm o harabas na galing sa ibang bansa. Mukhang malalim pa ang tulog ng harabas na ito. At nang magising, walang tigil siya sa pagkain. Kahit mga bagong tanim na binhi, hindi pinalalampas ng mga harabas. This type of corn is already a hybrid. It's supposed to be, it's designed to be resistant with the army worms. Pero dahil matinding-matindi talaga itong mga fall army worms na ito, they go into the core of this plant. Kinakain nila yung pinaka-shoot. Walang isang halaman na hindi naapektuhan ng army worm nito dahil lahat sila may tama. Army worm na ito, buhay na buhay. Kahit na-sprayan na sila ng insecticide, kaya niyang mangitlog ng 100 to 400 eggs per adult na moth. Itong init na ito, hindi natin kaya mag-stay dito sa init ng sobrang tagal, pero yan ang gustong-gusto
ng mga army worms. Pagkatapos kumain, naglalabas ito ng kanyang dumi. Kitang-kita kung gaano karami ang dumi sa tanim na ito. Patunay kung gaano rin karami ang kinain ng harabas. Bawat tanim na mais apektado. And ito, unang tingin ko pa lang, ayun, may nahulog na kagad na army worm. That's one. Ayun, positive na naman. Oh. Nasa core ng young plant na ito. Ayun, oh, kinakain niya. Oh. Pati kapwa peste, hindi niya sinasanto. Kaya naman, ganun na lang ang bilis at hindi ng kanilang pagdami. Sa ganito po panahon, mais po talaga natin namin dito. Ilang ektarya po itong taniman niyo ng mais? 5 hectares po. Nagtataka po kami kahit mainit, umaatake po siya. Akala mo healthy yung mga puno. Once you zoom in and look at the micro habitat, magugulat ka. Ang dami palang nangyayari dito. Okay, may question tayo dito galing kay Elmar Castro Lopez. Ano po ang gamot para sa asong maraming pulgas? Elmar, so yung aso mo kahit nakatali, hindi ibig sabihin nun, hindi na siya magkakapulgas. No, yung pulgas yung pupunta sa kanya. The best na gawin is, you know, bigyan mo ng anti-tick and flea preventive. No? Alam mo kasi yung mga pulgas, kapag sumisipsip yan ng dugo, can cause anemia, lalo na kung sobrang dami ng pulgas niya. At nakaka-transmit ito ng mga diseases, kahalimbawa ng mga bulate, no? Tapeworms, kapag nakakain yung aso mo. May mga shampoos din at saka soap, pero not as effective as the ones that you give orally and then you spray, or yung mga spot-on treatment na nilalagay sa likod nila. The best is go to your veterinarian and consult them for the best treatment for your dog. I hope I answered that question, and kung may katanungan pa kayo, tanong nyo lang dito. Okay, may question tayo dito galing kay Kai N. Doc, ano po ang gamot sa namumula po skin niya? At kamot ng kamot, lagi ko po siyang pinapaliguan at wala po siyang purgas. Isa sa mga skin problems, kagaya ng scabies, fungal infection, yeast, no, dermatitis. Pinakamaganda nito ay sa magpunta sa veterinary mo, magpatingin, magpasuri para malaman kung ano talaga ang problema at root cause ng kanyang pangangati. Sa gayon, mabigyan ng tamang lunas. So I hope I answered that question, Kai N. And if you have other questions, please write them down and we will answer them for you. Sa wild, matinding laban ang nagaganap. Sa pagitan ng iba't ibang hayop, narito ang tatlong matitinding away ng aming nakunan. Sa paghanap ng ligtas na matitirhan, dalawang fiddler crab ang nagtagpo. Ang problema, isang butas ang napili nila. Sa puntong ito, kailangan nilang magtagisa ng lakas. Ang mananalo, siya ang magmamay-ari ng lungga. Sa huli, ang mas malaking fiddler crab ang nagwagi. Pabagsik man tingnan ang mga crab dahil sa kanilang sipit, nag-iiba ang sitwasyon kapag malakas ang kanilang kaaway. Sa isang suntok, kayang patumbahin ng mantis shrimp ang isang crab. Ayaw ng mantis shrimp may ibang hayop na lalapit sa kanyang tirahan. Ang kanyang panununtok
parte ng kanyang depensa. Hindi lang agawa ng teritoryo ang dahilan ng away sa wild. Ang tanong ni Jonica is kung ano bang gagawin sa biik niyang umudumig na basa. Usually, ang tawag dyan is scouring. Ano? Common ito sa mga biik. And sometimes it's caused by bacteria. So, ang dapat dyan is bigyan sila ng antibiotics. And then, yung tanong mo, kung ano ba yung tamang dami ng pagkain, dapat yung dami ng tubig at saka ng pagkain, dapat minamash mo yan eh. Kasi yung mga piglets, hindi nakiwala yung tubig nila. Nahalo yan. Nakakatawa naman na nanganak na yung baboy mo. Kaya alagaan mo mabuti yan dahil sayang. Bawat buhay ng mga big mo ay mahalaga. Tuwing panahon ng tag-init, panahon ng pagbunga ng mga mangga. Pero panahon din ito ng mga talakitik o mango hoppers. Punta kami sa Nueva Ecija at Tarlac. Meron silang tinatawag na local term, ano, yung mga hanip, talikitik, na naninira ng mga bulaklak at bunga ng mga fruiting trees tulad na lang ng mangga. Akala mo healthy yung mga puno. Once you zoom in and look at the microhabitat, magugulat ka. Ang dami palang nangyayari dito. Ito ang mga talikatik o mango hoppers. Kaya siya tinawag na talakatik. Eh dahil pag lumalapit ka dun sa mga dahon ng mangga, isa nagtatalunan sila. It gives a talakitik na sound. Pag landing nila sa dahon, mga ganun tumutunog talaga sila. Oh. And here, oh, kitang-kita ko yung mga hoppers. They look like a type of insect na kuliglig na maliit. Ang grupong ito na mango hoppers, abala sa pagbabantay ng kanilang mga itlog. Mas mainit ang panahon, mas nakakapagparami ang mga talikatik. Kinakain ng mga mango hoppers ang bulaklak at iniinom nila ang katas ng mga puno ng mangga. Kaya wala nang halos na nutrisyon ang umiikot sa tanim. Sacred sir kasi ang mga yan, ang nature ng kanilang kwani. Kaya once na sinasak nila, nagkakaroon ng ano, sugat ito, then nag-secrete siya, ano, secrete siya ng ano, dagtap. Dumi na rin nila yung iba dyan. So dahil dyan, hindi nagtutuloy yung pagbulaklak na? Oo, sir. So first stage pa lang, wala na? Wala na, sir, yan. Tatlong application na ng insecticide dito eh. Pero hindi pa rin nila namanig. Naku, hindi ang laki ng lugi nila dito. Oo, sir. Baka mahigit na dalawa na po. 200,000 na ang nagastos nila dito. Pwede sila. Gusto nila tuyo. Yun sir, yung mainit ang panahon kasi yung kanilang pangingitlog ay favorable sa climate, kumbaga sa panahon. Sa kabilang dahon, tila nagpapahinga ang ilang talikatik. Pero lumang balat na pala nila ang mga ito. Nagpapalit ito mga hoppers to a next stage of instar. Ibig sabihin, nagmo-molt sila. Balat na lang yan. Maging ang mga gulay na pag-asa ng mga magsasaka na pagkakitaan tuwing tag-init, tinamaan na rin ng ibang uri ng peste. Doon sa baba naman ng puno ng mangga, ito yung tinataniman naman niya ng ampalaya. Pero yung ampalaya, hindi niya na na-harvest dahil may mga butas-butas na ito. Kita mo, nadali din siya ng mga fruit fly. Napasok siya, kaya nasira na tuloy itong ampalaya na ito. Ayun o. Oh. Nag-hatch na yung eggs na diniposit ng mga fruit fly na ito and nasira niya na yung loob kaya hindi na siya na-harvest. So, hindi lang puno ng mangga ang kanyang sinisira tulad ng ampalaya na. Sino mag-akala no, yung mapait na ampalaya is walang ligtas sa mga peste tulad ng oriental fruit fly. Mahalagang tignan ang mga kwento sa likod ng ating mga pagkain. Sana sa pagsilip natin sa loob ng bawat prutas o gulay, makita rin natin ang pinagdaraanan ng mga magsasakang hinaharap ang hindi matapos-tapos na problema
sa mga peste. Makapaghatid lang ng mga natural na pagkain sa ating mga tahanan at hapagkainan. Ako si Doc Nielsen Donato, Doc Ferds Resho, Born to be Wild! We will brighten up your day sa mga ipapakita naming pinagsamang art and science today. Uy, nice! At kasama ulit namin si Zonya. Pero may bago tayong I Believe Barkada, si Brianna.